ating first episode for 2017, mga ka-agri, ay ipinasilip namin sa inyo ang solar-powered irrigation project ng Department of Agriculture sa Barangay New Haniway, Mlang, North Cotabato. Prototype pa lamang ito, mga ka-agri, kaya asahan ninyo sa mga susunod na taon, mas marami pang ganitong uri ng proyekto ang ipatatayo ng DA sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Hello mga ka-agri, isang masayang buwan ng Feb-ibig po sa inyong lahat. Ngayong araw mga ka-agri ay magsisimula na po ang pag-aandog namin sa inyo ng mga mapupusong kwentong tiyak magpapa-inspire sa inyo. Ihahatid rin namin sa inyo ngayong araw ang mga bagong proyekto ng DA na manifestasyon lamang ng likas at tagus-pusong pagmamahal ng DA sa ating mga magsasaka. Maliban po sa mga kwentong yan, narito pa po ang iba pang mga istoryang tiyak na magpapabilis sa tibok ng inyong mga puso ngayong Sabado. Good news mga ka-agri! Nangako si President Rodrigo Roa Duterte na mas malaking pondo ang ilalaan ng Department of Agriculture sa 2018. Tungayan ang detalye ng balitang yan at ang iba pa nating balita sa ating Agri-Balitaan. Ngayong Valentine's Day, libo-libo't dose-dosen ng bulaklak ang tiyak na mabebenta. Sa ating special feature, abangan mamaya ang aming pagpasyal mga ka-agri sa isa sa pinakamalawak na flower farms sa South Cotabato. At bukod sa mga bulaklak, in-demand din ang cake sa araw ng mga puso. Sa ating first Agritechno segment ngayong 2017, sinubukan ko mga ka-agri ang pag-bake ng cake. Check it out later! Mga ka-agri, andito po tayo ngayon sa farm ng Eden Flowers dito sa Tupi, South Cotabato, kung saan isa ito sa mga binibilhan ng mga bulaklak tulad na lamang ng rosas. Ang rosas po ay talagang in-demand ngayong Valentine's Day. Kaya narito na po ang ating isang oras na palatuntunang nilika sa inyo ng Department of Agriculture 12 sa ilalim ng panunungkulan ni Regional Executive Director Milagros Casis. Kaya mula rito sa Tupi, South Cotabato, sabay-sabay na po nating tiklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa mas pinalawak at mas pinasayang Agritayo Sock Sergeant. Masarap kumain, lalo na pag may kanin. Pero ngayon, di lang bigas ang isinasaing. Ano pong gagawin nyo? Magsasaing ng... Rice? No, corn grits. Ano po? Halika, I'll teach you. Kain na eh! Salami dyan! Boy, sarap na! Ang mensahe nito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Anong baon mo? Meron akong cookies, juice, at chips. Ikaw? Meron akong apple, biscuit, water, at puting mais. Puting mais? Bakit meron ka ba? Sabi kasi ni Mommy, ang puting mais ay sagana sa nutrisyon. At nagbibigay sa akin ng energy. Mapagod. Kaya nga lagi akong kumakain ng puting mais para iwas sakit at pure energy para sa batang maliliit. Ito, kain ka din! Sa ulo ng ating mga balitang agrikultura ngayong linggo, President Rodrigo Duterte ipinangako ang paglaki ng pondo ng Department of Agriculture sa 2018. Pagdisenyo ng Emergency Survival at Recovery Loan Program, iniutos ni Secretary Piñol sa Agricultural Credit Policy Council. Higit sa 2,000 rubber growers, dumalo sa Philippine Stakeholders Conference, isang interim national association, binuo. Mga miyembro ng Bids and Awards Committee ng DA-12, sumailalim sa isang Capability Enhancement Training. At RPCOs at PSO Mindanao muling nagtipon-tipon para sa kauna-unahang coordination meeting ngayong 2017.
Magandang araw mga kaagri, magandang balita para sa ating mga magsasakat mangingisda. Ipinangako ni President Rodrigo Roa Duterte mga kaagri na makakakuha ng mas malaking pondo ang Department of Agriculture sa taong 2018. Ito ay ayon kay Agriculture Secretary Manny Piñol. Sa artikulong kanyang inilathala sa official Facebook page nito, ibinahagi ng Kalihim na binitawan ng Pangulo ang pangakong yun sa kanilang naging cabinet meeting. Ang mas malaking pondo ayon kay Secretary Piñol ay upang suportahan ang mas komprehensibong food production programs ng pamahalaan. Ang mga priority area na popondohan ay kinabibilangan ng pagpapagawa ng mga pasilidad pangisdaan gaya ng fish ports, cold storage, ice making facilities at pamimigay ng fishing gear sa mga mahihirap na mangingisda. Kabilang din sa pagtutuunan ng pansin ng ahensya ang pagpapaigting pa ng mekanisasyong pambukid, pagtatapos sa nasa 3,500 kilometrong farm-to-market road networks at ang konstruksyon ng malalaki at maliliit na irigasyon gaya ng solar-powered irrigation system. Dahil sa pangakong mas malaking pondo para sa ahensya ayon kay Secretary Piñol, mas madali na para sa DA ang pagtatamo ng kasapatan sa pagkain sa loob ng 3 taon. Sa iba pa nating national news, inatasan ni Agriculture Secretary Emmanuel Piñol ang Agricultural Credit Policy Council o ACPC na magdisenyo ng isang Emergency Survival at Recovery Loan Program para sa mga magsasaka at mangingisdang maaapektuhan ng mga kalamidad. Ang naturang direktiba mga kaagri ay iniutos ng Kalihim matapos nitong personal na mabatid ang laki ng pinsalang na idulot ng malawakang pagbaha nitong mga nakarang linggo sa Mindanao. Maki Agribalita kay Lito Mariano Salvo. Magkakaroon na ng Emergency Survival and Recovery Loan Program para sa mga magsasaka at mangingisdang maapektuhan ng mga kalamidad. Sa official Facebook page ni Agriculture Secretary Emmanuel Piñol, ipinahayag nito na ipinatawag na ng kanyang tanggapan si Agricultural Credit Policy Council or ACPC Head Jocelyn Badiola upang ipakita ang kanyang naidesenyong programa. Ang ACPC ay ang attached agency ng DA na gumagawa ng mga loan program para sa mga magsasaka at mangingisda. Ayon kay Secretary Piñol, tatawagin ng kanyang idinesenyong programa na Survival and Recovery Loan o SURE Program. Ang SURE Program ay isang dalawang package na emergency loan program na maaaring ma-access ng mga mangingisda at magsasakang sinalanta ng kalamidad kagaya ng bagyo, baha, pagguho ng lupa maging ng mga pag-atake ng mga peste. Ang una ay ang survival package na maglalaan ng 10,000 pisong loan na ibibigay na kinabibilangan ng 2 sako ng bigas at 4 na kahon ng canned goods. Ang ikalawa ay ang recovery package na maghahatid ng mga fertilizer at farm inputs na nagkakahalaga ng 10,000 piso. Kasama rito na libreng ibabahagi ng DA ang seeds at planting materials. Iginiit ni Secretary Piñol na walang interest at collateral ang nabanggit na loan program na maaaring bayaran ng aplikante sa loob ng 2 taon. Ang tanging requirement lamang upang maging kwalipikado ang isang aplikante ay dapat isa siyang magsasaka at mayroong sinasakang lupa upang tiyak siyang makababayad. Nag-uulat para sa Agri Tayo Sock Sergeant. Ako si Lito Mariano Salvo. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga malalaking balita. Nasa 2,000 rubber industry stakeholders na binubuo ng mga rubber growers ang dumagsa sa Kidapawan City, North Cotabato mga kaagri para malaman ang mga developments sa naturang industriya. Ayon kay Secretary Piñol, mahalaga ang naturang pagtitipon ng mga rubber farmers upang makapagbuo ang mga ito ng isang national association na siyang magiging unang hakbang tungo sa pangarap nitong hikayatin ang mga rubber farmers na maging manufacturers. Mula sa lungsod ng Kidapawan, Maki Agribalita kay Nelly Escote Ilan. Noong January 21, 2017 mga kaagri ay sinimula na ng mga rubber farmer ang unang hakbang upang mas mapaunlad pa ang kanilang industriya sa isinagawang Philippine Rubber Stakeholders Conference sa Kidapawan City, North Cotabato. Nasa 2,000 rubber farmers ang dumagsa sa Kidapawan Central Elementary School na nagmula pa sa iba't ibang panig ng bansa. Malaking bahagdan ng mga kalahok ay nagmula sa Mindanao. The Department of Agriculture is calling this meeting today because we will give you a tip on how to make the price stable for you.
Ayon kay Secretary Piñol, ang Pilipinas ay mayroong higit sa 140,000 hektaryang taniman ng goma at tinatayang nasa 100 taon na na itananim ang naturang sap producing tree dito sa Southern Philippines. Sa naturang national conference ay inilhad naman ni Philippine Rubber Research Institute o PRRI Executive Director Rudy Galang ang katayuan ng rubber industry sa Pilipinas. At upang mas mapalawak pa ang rubber production sa bansa, handang maglaan ng 1 bilyong pisong pondo kada taon ang DA para sa PRRI ayon sa Kalihim. In fact, kung mo-design ang PRRI o programa para sa rubber replanting, I can even commit that by 2018, we will allocate 1 billion pesos for the rubber expansion of this country. Hinikayat ni Piñol ang mga rubber grower na huwag putulin ang kanilang rubber trees dahil batay sa international projection, tataas hanggang sa 90 pesos per kilo ang presyo ng kaplumps. This year, ang presyo sa rubber will go beyond 40 pesos. It will go beyond 40 pesos. Okay? Within the next 5 years, ang presyo sa rubber is expected to hit 90 pesos per kilo. But the most important thing is that you, the ordinary farmers, will have to organize yourselves into a group because the Department of Agriculture is willing to help you so that we will realize that dream of establishing our first tire factory out of Philippine rubber. Samantala, ibinahagi naman ng Kalihim na patuloy niyang iminumungkahi at isinusulong sa mga economic manager ng bansa na dapat bigyan ng malaking pansin ang agrikultura. Tanawan yung bukid. Kaysa bukid, dapat dito na magsugod sa atong development efforts so that everybody will be included in the national development. If we abandon the countryside, we will never see a truly progressive Philippines. I'm slowly reformatting the mindset of our economic planners to make them understand that unless economic activities are brought down to the countryside, felt by the people in the remote areas, this country will never ever achieve true and inclusive prosperity. Nag-uulat para sa Agri Tayo, Sok Sir Jen. Ako si Nelly Escote Ilanan. Sa kaugnay na balita, sa Nationwide Rubber Forum, ibinalita ni Secretary Piñol ang intensyon ng isang Finland-based company na magtayo ng isang rubber manufacturing na kumpanya sa Pilipinas, partikular na sa Mindanao, upang may pag-asang makapagtatamasa ng mas malaking kita ang mga nagtatanim ng goma. Mula pa rin sa Kidapawan City, makiagribalita kay Christian Matodiano. Mga kaagri, iniloklok bilang interim chairman ng National Association of Rubber Farmers si Ginoong Armando Pedregoza ng Antipas North Cotabato na anak ng isa sa mga pioneer ng pagtatanim ng goma sa lalawigan. Mayroon ding hinalal na interim board members mula sa iba't ibang probinsya. Ang pagbubuo ng isang national association ay ang pinakapangunahing layunin ng naturang national conference alinsunod na rin sa direktiba ni Agriculture Secretary Manny Piñol. I believe that the time has come for the rubber farmers of this country to be organized into an association which could become a corporation because the Department of Agriculture would like to assist you in establishing a processing and manufacturing facility that will accommodate and absorb your production. Can we not possibly manufacture our own tires in the Philippines? We can. Matapos maorganisa ang kanilang grupo, naglaan si Secretary Piñol ng 2 milyong piso sa asosasyon na kanilang gagamitin sa pag-aanda ng National Directory ng mga rubber grower na kalaunay bibigyan ng membership cards. Binigyan din sila ng office space sa Balindog Research and Experiment Station. Ayon pa sa Kalihim, ang pagbuo ng National Association ng mga rubber grower ay bahagi ng inisyatibo ng DA na matulungan ang mga magsasaka ng goma. We should start the effort to establish our own tire factory in the Philippines because we can do it. Ibinahagi pa ng Kalihim ang intensyon ng isang Finland-based company na magtayo ng isang tire manufacturing company sa Pilipinas na ayon kay Piñol ay isang magandang balita para sa mga rubber grower. Kung naatay tire factory, dunay
automatic market ang atong produkto, dili na ta-dependent sa international pricing. Samantala, ang gawing manufacturer ang mga rubber grower ang isa sa mga pangarap ni President Rodrigo Duterte na makita bago o pagkatapos ng kanyang termino. Mao kini ang intensyon sa atong presidente na pag-abot sa panahon na mohawa sa pwesto ang mag-uuma ni saka na sa taas na level. Dili na lang si producer, manufacturer na po siya o marketer sa iyang produkto. Mao kini ang pangandoy sa atong presidente. Dako na akong kalipay nga makatabang ko pagkabot sa inyong mga damgo nga pagkabot sa panahon ang mag-uuma dili na lang ingon mag-uuma lang ka kundi mag-uuma yun ka. Naguulat para sa Agritayo Sock Surgeon. Ako si Christian Matulyano. At sumayin niyo ang unang yugto ng ating mga balita. Susunod. Department of Agriculture 12 na kisaya sa 10th Bangsi Festival ng Maitom sa Rangani. RPCOs at PSO Mindanao muling nagtipon-tipon para sa kauna-unahang coordination meeting ngayong 2017. Mga miyembro ng Bids and Awards Committee ng DA 12 sumailalim sa isang capability enhancement training. At Secretary Piñol, personal na tiningnan ang kalagayan ng mga magsasaka sa Mindanao na nasalanta ng pagbaha. Sundan ang detalye ng mga balitang yan sa ikalawang yugto ng ating Agri-Balitaan, dito lang sa Agritayo Sock Surgeon. La Niña ay ang kabaliktaran ng El Niño. Kung ang El Niño ay abnormal na pag-init, sa La Niña naman ay abnormal na paglamig ng surface temperature ng karagatang Pasipiko. Ito ay isang abnormal na kondisyon ng panahon dulot ng global warming na nagdadala ng malalakas na ulan at bagyo. Madalas mangyari ang La Niña pagkatapos ng El Niño. Sa panahon ng La Niña, mas malamig ang hangin, mas mahalumigmig ang panahon, at mas marami ang inaasahang bagyo na darating. Dahil sa hatid nitong malalakas na pag-uulan, nagdudulot ang La Niña ng malaking pinsala sa pagpapalayan at iba pang mga tanim. Kung hindi ito mapaghahandaan, pwedeng lumiit ang produksyon natin ng pagkain.
pagpapatuloy ng ating agri-balitaan, nakisaya ang pamunuan ng Department of Agriculture 12 sa pagdaraos ng ikasampung Bangsi Festival ng Bayan ng Maitom, Sarangani. Ang Bangsi, mga kaagri, ay ang One Town, One Product o OTOP ng bayan. Ang makulay nilang selebrasyon, silipin sa agri-balita ni Chat Muñez. Mga kaagri, lumahok at nakiisa ang ilang empleyado ng Department of Agriculture 12 sa makulay na pagdiriwang na ikasampung Bangsi Festival ng Bayan ng Maitom sa Sarangani noong January 27. Ang taunang selebrasyon ay pinangalan sa One Town, One Product o OTOP ng nasabing bayan na isdang Bangsi o mas kilala sa Ingles na flying fish. Layunin ng kapistahan ang pagkilala sa malaking papel na ginagampanan ng mga mangingisda ng Maitom sa pagpapaunlad ng kanilang bayan. Ngayong taon ay iba't ibang aktibidad ang inihanda ng lokal na pamahalaan ng Maitom, kabilang na ang mahabang sugbahan ng Bangsi at ang makulay na street dancing competition. Hindi nagpahuli sa pagdiriwang sina Sarangani Governor Steve Chung Bian Sulon at Congressman Roel Pacquiao na parehong nagpaabot ng kanilang mainit na pagbati sa mga mamamayan ng Maitom. Kasabay ng masayang kapistahan ay ang pagsasagawa ng Municipal Agriculturist Meeting na dinaluhan ng mga 7 local agriculture offices sa lalawigan na pinangunahan ni Provincial Agriculturist Jonathan Duhay Lungsod. Pinag-uusapan sa meeting ang kasalukuyang estado ng implementasyon ng mga proyekto ng DA sa kanilang mga nasasakupan. Sa naturang pagpupulong, inilahad naman ng mga kinatawan ng DA 12 sa mga dumalo ang iba't ibang banner at special programs ng DA na kasalukuyang pinapatupad sa rehiyon. Nag-uulat para sa AgriTayo Soxygen, ako si Chat Muñez. Para sa balitang hatid ng PRDP, muling nagpulong ang mga Regional Project Coordination Office o RPCO ng Mindanao sa Tupi, South Cotabato upang malaman ang mga kasalukuyang kaganapan sa implementasyon ng mga proyektong ipinatutupad sa ilalim ng Philippine Rural Development Project. Ang naturang Mindanao-wide coordination meeting ay pinangunahan ng Project Support Office, Mindanao. Makiagribalita kay Carl Ulysses Aguillon. Nagtipon-tipon ang mga Regional Project Coordination Offices o RPCO ng Mindanao sa Tupi Research and Experiment Station, Tupi, South Cotabato upang pag-usapan ang mga kasalukuyang kaganapan sa implementasyon ng mga proyektong ipinatutupad ng Philippine Rural Development Project o PRDP. Ito ay pinunahan ng Project Support Office Mindanao noong 25 hanggang 27 ng Enero. Sa naging mensahe ni Project Deputy Director Araceli Murano, hinimok nito ang bawat RPCO ng Mindanao na pag-ibayuhin pa ang pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan sa implementasyon ng proyekto. Binigyang diin naman ni OICRTD for Operations at RPCO 12 Coordinator Dr. Jan Pascual na siyang nagrepresenta kay Regional Executive Director Mila Casis na mga advanced program tools ng PRDP kagaya ng Value Chain Analysis at Expanded Vulnerability and Suitability Analysis ay nakakatulong upang mas mapaigting pa ang paggamit ng bansa sa kasapatan sa pagkain. Upang mas lalong makapaglatag ng mga solusyon ang bawat component ng PRDP sa mga kinakaharap na problema ng proyekto, nagkaroon ng small group discussions ang mga components at units ng PRDP. Sa pamamagitan ng small group discussions, tiyak at mas organisado ang paghahanap ng solusyon sa mga hamon sa implementasyon. Base sa naging coordination meeting, nasa 21 na ang mga nakumpletong mga proyektong pang-imprastruktura ng PRDP sa Mindanao at nasa 236 naman ang mga proyektong nasa iba't ibang stages pa ng implementasyon, habang magsisimula na rin ang implementasyon ng iba't ibang proyekto sa ilalim ng Enterprise Development Component. Nag-uulat para sa AgriTayo Soc Sargent. Ako si Carl Lices Aguillon. Samantala, mga kaagri, dumaan sa 4 na araw na capability training ang mga miyembro ng Bids and Awards Committee o BAC ng DA 12 sa Baguio City mula January 24 hanggang 27, kung saan mas naipaliwanag sa kanila ang mga key features na nakapaloob sa Republic Act 9184 o ang Government Procurement Reform Act. Para sa dagdag na detalye, makiagribalita kay Edgar Alan Pasaol. Sumailalim sa isang seminar ang Bids and Awards Committee members ng Department of Agriculture Regional Field Office 12 kasama ang iba't ibang lokal na pamahalaan at government-owned and controlled corporations patungkol sa 2016 Revised
Implementing Rules and Regulations ng Republic Act 9184 o ang tinatawag na Government Procurement Reform Act. Ayon kay DA 12 Regional Executive Director Mila Casis, mahalagang malaman ng mga miyembro ang mga nakapaloob sa bagong revisyon ng IRR upang mas lalo pang paigtingin ang transparency, competitiveness at accountability at mapadali ang procurement process ng ahensya. Ang naturang seminar ay alinsunod na rin sa RA 9184 kung saan nakasaad ang professionalization ng procurement process at capability development program ng Bids and Awards Committee, ang secretariat nito at ang technical working group. Nakapaloob sa 2016 revised IRR ang kinakailangang patakaran at regulasyon para sa paggawa ng makabago at standardized procurement process sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Nakasaad din dito ang pagtaguyod ng mabuting pamamahala at pagsisikap nito upang masunod ang prinsipyo ng transparency, accountability, equity, efficiency at economy sa procurement process. Ang pulisiya ng pamahalaan sa pagkuha ng mga goods, infrastructures at consulting services ay magiging competitive at transparent, kaya dapat sumali sa public bidding. Ibinahagi ni na Engineer Jose Damole at Mr. Brian Bigalbal ang kanilang expertise sa mga topikong procurement organization and consulting services at procurement of goods and infrastructure. Ayon naman sa mga kalahok, dagdag kaalaman ang kanilang natutunan sa nasabing seminar at malaki ang maitutulong nito upang mas lalo pang pagbutihin ang tamang proseso sa procurement process ng kani-kanilang ahensya. Nag-uulat para sa Agri Tayo Stock Sergeant. Ako si Edgar Alan Pasaol. Inikot ni Agriculture Secretary Manny Piñol ang 6 na lalawigan sa Mindanao na naapektuhan ng malawakang pagbaha na dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Nagsimula ang kanyang biyahe noong January 26 sa Davao City na nagtapos noong January 28 sa North Cotabato. Ayon sa kalihim, dahil sa kanyang isinagawang pagbiyahe, ay agarang natugunan ng ehensya ang mga hinaing ng mga magsasaka at agad na nailatag ang mga intervensyong kanilang kailangan upang agad na makabangon. Ang serya ng kanyang biyahe ay ipinost ng kalihim sa kanyang official Facebook page. Binigyan ng 2 sets ng garden tools at vegetable seeds ng Agri Tayo Stock Sergeant at DA 12 ang isang charitable institution sa bayan ng Polomolok, South Cotabato. Ang school and dormitory for the fatherless na makikita sa barangay Coronadal proper ay isang institusyon na kumakalinga sa higit sa 100 mga batang ulila dahil sa mga karahasan. Bukod sa garden tools, binigyan din sila ng mga damit, jogging pants, hygiene kits at marami pang iba. At sumayin niyo mga kaagri ang mga balitang agrikultura ngayong linggo. Patuloy lang kayo sa pagtutok dito sa Agri Tayo Sock Sergeant. Soil is wonderful and it is valuable for each and every one of us. Fertile soil provides us with plant life, vegetables, grains and fibers. Forests supply us with timber and firewood. We benefit from fresh water, food and many other ecosystem services that land provides us with. But productive land is becoming scarce. Overusing land or cultivating unsuitable land leads to soil degradation, and that makes us vulnerable. Cutting down forests, overgrazing, monoculture, salination, overuse of fertilizers and chemicals, or farming on sloping ground are only some causes of soil degradation. And soil degradation also worsens climate change because degraded soil can store less carbon. All this has serious consequences. Just think about food security. While land degradation is becoming worse, we are not at its mercy. A group of international partners set up the Economics of Land Degradation Initiative, ELD. The initiative established a global approach for analyzing the economics of land degradation, the potential costs and benefits that adopting sustainable land management practices bring with them.
In Botswana, for example, intensive cattle ranching on private land is very profitable under current economic circumstances, while communal livestock grazing delivers the widest range of ecosystem services and therefore is more beneficial to society in the long run. ELD finds ways to measure the value of those ecosystem services. Based on such scientific analysis, the initiative provides reliable data and application-oriented tools to be used as basis for policymaking and investment decisions. Also in other areas like Central Asia, Peru, Jordan or Mali, ELD considers broader livelihood impacts and ecological implications for the economic analysis, be it with focus on sustainable land management practices, land restoration or soil and water conservation. An international network was established to link science with policy and business. Land also serves as an essential asset for various industries. Degraded land incurs expenses or losses, not only to local people or countries, but also to businesses, from smallholders to large companies. Sustainable land management practices, on the other hand, are an opportunity for the private sector through improved yields, new business opportunities, or by securing current operations. To support businesses in realizing the benefits of sustainable land management, ELD provides a business toolkit. Together with partners, ELD stimulates private sector companies to meet up with other decision makers and key policy makers in order to build capacity on sustainable land and soil management issues. Globally, a frightening 24% of productive land is already degraded. Economic losses due to deforestation and land degradation were estimated to be as high as 3.4 trillion euros. We only have this soil. That's why it is not enough to develop solutions together with policymakers and business leaders. We all need to be aware of the future of soil. We are the decision makers in our realm. That's why the initiative also provides a wide range of capacity building activities, such as trainings of different stakeholder groups and massive open online courses to connect people and build communities. We need to change common practices on how we use our land so that we can still rely on the valuable services it provides us with in the future. ELD made first steps by providing knowledge and building a network of experts from science, policy, and business. Be a step ahead and work with us. Soil counts. Preserve it. Chocolate, stuffed toy, lobo at kung ano-ano pa. Ilan lamang ito sa mga karaniwan nating panregalo sa ating mga minamahal ngayong araw ng mga puso. Ngunit hindi kumpleto ang Valentine's Day kung walang bulaklak. At ngayong araw ay binisita natin ang farm ng Eden Flowers sa bayan ng Tupi, South Cotabato, na isa sa mga malalaking supplier ng mga bulaklak sa mga paborito nating flower shops dito sa rehiyon. Eden Flowers is matagal na, pero yung kuha natin, yung rose natin na farm is nagsimula lang kami, nag-trial kami 2012. Pero nagsimula talaga kami na nagtanim ng medyo marami 2013. Because kasi yung kuha natin is nakita namin may demand doon sa supply ng roses. That's why we experiment na magtanim ng kahit isang hektarya lang. Actually, we started by in a half hectare, then nagdagdag kami ng other 1.5 hectare, then nakita namin na mas dumami yung demand. That's why we add additional 1 hectare. Ngayong taon, sinusubukan ng Eden Flowers na makapag-expand pa hanggang sa 3 hektarya ang kanilang taniman ng rosas. Mula sa higit 2 hektaryang taniman nito, araw-araw ay nakaani sila ng nasa 200 hanggang 300 dosena ng iba't ibang klase ng rosas na kulay dilaw, pula, puti, orange at pink. At maliban sa rosas, meron din silang aster at orchids. Sa ngayon sir, yung harvest natin, the average ng harvest namin is 200 to 400. In terms of demand naman, nauubos naman siya sa ngayon kasi medyo tingin namin
kunti na siguro yung tatanim. That's why we do believe na mas malaki yung market. That's why we add additional 1 hectare for our production. Umaabot na rin sa ilang mga bayan ng Davao Region ang mga namumukadkad sa gandang bulaklak ng Eden Flowers. At nais pa nitong i-extend ang kanilang market outlet sa iba pang mga lalawigan dito sa Mindanao, tulad ng Surigao at Zamboanga. Malaki pa yung demand compared sa supply namin. Nakukulang naman siya sa ngayon. Especially ngayong this coming February, malaki talaga yung demand because, occasion kasi is a love month. Everyone is excited to give flowers, especially roses. Roses kasi yung parang simbolo ng February na binibigay sa mga minamahal natin. Sa Mindanao-wide na market, malaki pa, hindi pa nasasaturate. We encourage them. Yun lang, maraming challenges. It depends upon, depende sa kanila kung, if they're willing to face those challenges sa farming. Kasi farming is so challenging na business. Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Mga kaagri, ngayong buwan ng Feb-ibig, isa sa mga mabentang panregalo para sa ating mga minamahal ay ang cake. At ngayong araw ay alamin natin kung paano nga ba gumawa nito. At kasama natin ngayon si Miss Tessa ng Sweet Plates, Cakes and Pastries dito sa Santo Niño, South Cotabato upang ituro sa atin kung paano nga ba gumawa ng homemade chocolate moist cake. Yes, Christian! Welcome to Sweet Plates, Cakes and Pastries. So bago natin simulan ang pagluluto ng chocolate moist cake na gusto mong ilutuin, mayroon ka sigurong pagbibigyan ito? Meron po talaga, ma'am. So, dapat sarapan natin yung pagluto natin. Sige. Simulan natin ang pagluto ng ating chocolate moist cake. So, ma'am, ano po yung mga gamit sa pagluto ng chocolate moist cake? Kailangan natin spatula, wire whip, at saka mixer. So, yung mga ingredients po, ma'am? Mayroon po tayong flour, chocolates, melt butter, sugar, mayroon tayong vanilla, baking soda, vinegar, at saka yung coffee. Tsaka yung may hot, 1 cup na hot boiling water, na hot water natin para sa ilalagay natin, at saka eggs. Okay, so ma'am, ano po yung first step na gagawin natin? So, umpisahan natin, i-mix natin yung all dry ingredients. Mix natin sa bowl. Tapos idagdag natin yung vinegar dito sa ating fresh milk. Substitution to ng sour milk. Tapos ihalo natin dyan. Lagay. O
Tapos yung butter, itong egg. Warm water, lukewarm. So sa pagkalo po, isang direction? Ah, isa lang direction ba? Ayan, so ma'am, ilang years yun na po ito ginagawa? Na matagal na itong ginagawa kasi si mother ko yung nauna na gumagawa. Mm. Tapos ngayon lang 'to natutukan. Tinutukan ko na lang na gawin ang mga order lang muna. Tapos siguro pag nakaano po hon, maging ano na magkaroon na tayo ng pwesto or bake shop. So dito pa lang po sa bahay niya talaga. Dito lang talaga sa bahay. Order lang po ka. So maliban po sa chocolate moist cake, ano po yung mga binibake mo dito sa inyo? Meron kami yung Brazo de Mercedes, tapos yung customized na mga cakes or personalized. Tapos mayroon din kaming macarons. So gamitan natin siguro sir ng electric mixer para mahalo siya ng mabuti. So, Ma'am Tessa, pagkatapos po nating ma-mix lahat ng ingredients, ano po yung next step na gagawin natin? So, natapos na natin ihalo, ilagay na natin sa kanyang baking pan. Yung desired na baking pan mo. Okay. Let's click natin. So, natapos na natin, pwede na natin ilagay sa ating oven. So Ma'am Tessa, mga ilang minuto po bago maluto yung ating chocolate moist cake? Ang chocolate moist cake, maluluto yan sa 45 to 1 hour. Depende rin yan sa kalakihan ng oven na nilagyan natin. Mm. At saka yung temperature na nilalagay natin. Sige po. So, hintayin po natin ang 45 minutes okay. Bago natin. Sige. So, wala nang kumakapit. Masyadong kumakapit. So, pwede na natin kunin yan. So ayan, luto na ang ating chocolate moist cake at ngayon ay lalagyan na natin siya ng garnishing. Kakailanganin natin para sa garnishing yung chocolate chips na white chocolate, chocolates, tsaka cherry. Mayroon tayong whipping cream na ilalagay natin para sa icing. At tsaka yung frosting niya. So, ano po yung una natin gagawin, ma'am? So, kukunin muna natin to sa pan niya. Tapos, lalagay natin doon sa ating lalagyan. Kunin natin yung ano sa taas. After that, lagyan natin siya ng frosting. Ito. Ayan, ito lang po yung paborito niya, cherries po talaga. Okay.
kumusta ang chocolate moist cake natin at saka dinamihan mo talaga ng cherry ha para magustuhan niya. So, good luck. Sana sagutin ka na niyan siguro pag nabigay mo na. Okay ma'am, thank you po ulit. So sa lahat ng ating mga kaagri na naistikman itong napakasarap na chocolate moist cake ni Ma'am Tessa, nato po ang kanilang contact number. Ayan mga kaagri, simula lamang po yan ng ating Love Month episodes. Abangan niyo pa po ang iba pa naming episodes sa mga susunod na Sabado. Diyan lamang kayo mga kaagri dahil magbabalik pa ang Agri Tayo Sock Sergeant. Ayan lang, tikman na po natin itong cake natin. The value of soil. Soil is wonderful. Well, of course, we live on it. And if it is fertile, it can produce marvelous things. Fertile soil puts food on our plate. But the number of plates is growing, and more meat ends up on these plates. And part of what we previously put on our plates, we now put into our petrol tanks. This again requires more fertile soil. Productive land is becoming scarce. In 1960, there was still almost half a hectare of farmland for every person on Earth. In 2020, there will be only around a third of that left. Consequently, even unsuitable land is being turned into farmland. No wonder land grabbing is on the rise. Fertile soil is precious, but instead of looking after it, we try to extract the maximum yield from it. But overusing land or cultivating unsuitable land leads to soil degradation. We need healthy soil to produce crops and timber and store and purify water. Soil provides us and our environment with important ecosystem services. Degraded soil makes us vulnerable. Unsustainable land management is sometimes the result of ignorance, and it sometimes results from poverty, where land users have no other choice. Land degradation is driven by things like cutting down forests, overgrazing, monoculture, salination, overuse of fertilizers and chemicals, or farming on sloping ground leading to soil erosion. Not to forget climate change, which alters the drought and rain patterns. But not only does climate change contribute to soil degradation also worsens climate change because degraded soil can store less carbon. But why does all of this matter so much? Well, because it takes 2,000 years to generate about 10 centimeters of topsoil. That is a long time. Soil is a practically non-renewable resource whose overexploitation is costing us dearly. For example, Niger loses approximately 8% of its gross domestic product to overgrazing and excessive salinity in rice paddy fields. Solving these problems through sustainable land management would save two-thirds of this money. Globally, soil degradation is an expensive business. Already it costs every person on Earth $70 each year, which in total is about $490 billion. To this, one needs to add the indirect costs of environmental and humanitarian disasters, such as water shortages, yield shortfalls, or dust storms. The consequence is damage to health, forced migration, famine, and eventually conflict. But how can we prevent this? First of all, it is very difficult to take all these possible consequences into account in planning processes because it is so hard to recognize the true costs of our inaction. With the right figures, we could make the right decisions. We have to include the value of the soil services and the cost of land degradation into our calculation. Then it becomes obvious that using soils in the way that most of us do today is simply not economically viable in the long run. To solve this problem, we set up the Economics of Land Degradation Initiative, ELD. We want to find out more about these actual costs by bringing together scientists, decision makers in politics and industry, and local land users. And we want to take a global approach. How high are the costs of inaction? What are the potential benefits of adopting sustainable land management practices? What needs to be done? Land degradation has to stop. Knowledge about the costs must be passed on and become part of the decision-making processes.
Sustainable land management isn't free, but in the long term it is the much cheaper option. It is the only way to preserve one of mankind's most precious assets, the wonderful, fertile soil. She loves me. She loves me na. She loves me. She loves me na. Oh mga ka-agri, maraming salamat po sa panonood sa ating episode ngayong araw. Kung meron po kayong katanungan tungkol sa mga proyekto at programa ng Department of Agriculture, kung meron po kayong episode suggestions, mag-text lamang po sa aming hotline number. At kung nais nyo naman pong balikan ng ating episode ngayong araw at iba pa nating episodes, you may rewatch it through our social media accounts. At narito naman po ang mga broadcast outlets kung saan maaari nyo mapanood ang ating programa tuwing Sabado mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. At narito naman po ang mga kwentong dapat inyong abangan sa ating episode next week. Mga ka-agri, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang katuwang ninyo tungo sa mas maunlad na ani at mas maunlad na buhay. Sa susunod na Sabado mga ka-agri, sana po ay samahan niyo pa rin kami sa tuloy-tuloy nating pagtuklas at pagpapalaganap sa ganda at sigla ng agrikultura dito sa mas pinalawak at mas pinasayang Agri Tayo, Sok Sergeant!